Magandang buhay. Welcome back to my channel, Mommy Joby Vlog. Ayan, thank you very much sa nag-sponsor ng Espada na Isda at Hipon. Thank you very much, Jelsa and Company, na masaya daw sila na makita nila akong nagluluto. Ayan, panoorin kung ano mga sangkap. Napakasarap. Skabitsing Espada ang Isda. Ayun, kung paano ko yan niluto at nililinis, panoorin nyo. Maraming salamat. Tara na! Ayan. Anong tawag ng isda na yan? Espada. Ayan. Panoorin kung paano yan lutuin na napakasarap na dish. Ngayon, mag-share si Mami kung paano ang tama sa napagluluto ng isda na espada. Ito. Ayan. Ayan. Slice ko na yung iba. Mayroon pa akong ipapakita sa inyo kung paano ang paglilinis ng isdang espada para hindi malansya. Para mapanood nyo ng bongga. Okay. Yan. Ayun. Ayan. Una, ayun gagawin natin. Hiwain natin dito sa harap ang isda. Tanggalin natin itong tinahe. Kasi ito yung malansya. Ayun. Tanggalin na natin to. Ayun. Gunutin at ihiwalay. At siyempre, tatapon natin yan. Tanggalin natin tong pinatawag hasang. Ayun. Linisin natin ng mabuti para masarap ang ating niluluto. Saan natin ng gano'n, no? Nakita nyo, makuha natin yung mga itim. Ayun. Yan. Diba yung isda, ayan, yung espada para maitim-itim. Pag kinuskusan natin ng ganun, natatanggal yan. Nalilinis yung ganun. Yun, parang hindi malansya ang ating isda. Ayun. Ayun, diba nung mahaba. Yun, so, ayusin natin to pag linis. So, yun na nga ang tinuturo ko sa inyo. Okay. Ito na nga, yung sa gitna, i-slice lang natin yung at nahaguran na din natin yung katawan. Ayun, para makinis. Kasing kinis po. Charing. Masarap yung laman ng isda kasi nag-absorb yung asin dyan sa loob. Kasi ginigulitan natin yung ganun. Lagyan natin ng asin yan, pamintat maya. Yun ang purpose nyan. Yun, ganyan. Gigilitan mo lang yung sa gitna. Tapos lagyan natin ng asin. Tapos tanggalin natin tong palikpik. Ito yun ang palikpik. Tanggalin natin kasi madulas din to eh. Malansa din to eh. Kaya tatanggalin natin to. Ang nasunod natin gawin, budbura natin siya ng asin, paminta, at magic sarap. Ayun. So, syempre, hugasan natin paulit-ulit. Yan. Lagyan natin ng asin. Lagyan ng asin at himas-himasin. O, diba? O, diba? Ayan. Lagyan ng black pepper. Pretuhin pa lang natin to, pero masarap na masarap na. So tara na, magpipreto na tayo sa taas, sa second floor. Na natin ang asin. Asin at magic sarap at pamintang durog. Ngayon, sunod, pretuhin na natin sa taas. Dalawa kasi kusina ko. Meron din sa taas. Sa taas din magluluto din malawak. Pagpito na tayo ng isda. Ito ng asin. Pag nawala na yung ingay, ibig sabihin, mainit na ang ating mantika. Yan ang sekreto, mga mami. Pag maglagay ko ng mantika, lagyan nyo ng asin pag nagprito kayo. Pag nawala na yung ingay, ibig sabihin, mainit na ang mantika. So, pwede na natin ilagay ang ating isda. Mahalaga na mainit ang mantika para hindi madurog ang ating isda. Kasi siyempre pag nagdikit-dikit yan magkahawaan siyempre, ibig sabihin kung magkadikit-dikit yun sila mahirap balik pa rin kaya kailangan isa-isahin at may social distancing ganun, ay ganun. O diba? Ayan.
Rito pa lang tayo. Nilapatay mo yan. Hindi yan dumidikit sa kawali. Kasi mainit na mainit na natin. Mainit na mainit na yung mantika bago natin nilagay ang isda. Yun. Ayan, malapit na tayo matapos at ipakita ko sa inyo kung ano yung mga kangkap na ilalagay ko sa ating isidang espada. Ayan, ito inanda ko na. Ayan, inanda ko na ang ating ingredients.